Yan, i-glide nyo lang siya. Mabilis naman siya mag-glide sa mukha. And nakakatuwa kasi yung mga dumi from our makeup. Tang init, guys. Talagang matatry talaga natin itong si Bello, no? Mga advantages and may mga disadvantages akong nakikita. Just ko, dai. Hi mga kamukha, tayo pinagbabalik. Ako po si Sir Lawrence, ang inyong human guinea pig. Heart! Para po sa video natin ngayong araw na ito dito sa ating channel, usapang sunscreen na naman nga po tayo at lagi ko kayong pinapaalalahanan mga kamukha na kailangan po natin mag-sunscreen. Nakalimutan nyo na ang jowa nyo pero ang sunscreen wag na wag nyong kakalimutan. And based nga po sa mga studies mga kamukha na lagi nating pinapakita nga rin po dito sa ating channel, kapag hindi po tayo nagsasunscreen, mas mabilis pong tumatanda. So kahit ano pong inom natin ng mga collagen drink, ng mga glutathione drink, at kahit na ano pong paggagamit natin sa ating mukha ng mga produkto, mga skincare products, kung hindi tayo nagsasunscreen, mabilis nga rin po talaga tayong tatanda. Ang i-re-review natin ngayong araw na ito, syempre nabasa nyo na yan sa ating title, walang iba kundi ang Bello Sun Expert na Ultra Sheer Sunscreen Stick SPF 50 PA++++ UVA and UVB Protection. I really love the packaging. Talagang straightforward, straight to the point kung ano yung mga kailangan nyo mabasa, kung ano yung kailangan nyo makita, ano yung kailangan nyo, andyan na siya, binibigay na siya sa atin. Lagi ko nga rin po kayong pinapaalalahanan dito sa ating channel before kayong gagamit, lalaklak, or magpapahid ng kahit na anong produkto, make sure po na yan ay FDA registered or FDA notified. Ito pong kanyang produkto na Ultra Sheer Sunscreen Stick ay FDA notified dito sa Pilipinas na makikita nyo po yan sa ating screen. Ibig sabihin, safe kahit hindi effective. Charis! Ito nga pong sunscreen stick ay SPF 50 PA++++ broad spectrum na po ito. Ibig sabihin na poprotektahan po tayo from dalawang UV rays, no? Yung UVA at saka yung UVB. Lagi ko pong sinasabi rin dito sa ating channel, kapag UVA yan yung sa ating aging, no? Ibig sabihin sa kaloob-looban ng skin natin yan. And then yung UVB naman para po yan sa ating skin barrier. Ito nga po yung pinaka-product niya. I love how sleek it is. Napakanipis niya in person. Half inch lang po yan. Then ito po, parang 2 inches lang siya. Malaki lang siyang tingnan, of course, because this is video. Pero in person po, maliit, manipis. At saka madali po siyang ilagay sa bag. By the way, nakita ko kasi siya bigla, no? Meron tayo dito na Prueba, evidence na talagang binili ko siya mga kamukha. Ayan o, ₱600. Upon opening naman po the product, ito po siya, wala po siyang tint. Okay? Tapos yung scent na naaamoy ko ay lavender na may pagka-citrusy siya. Tapos upon checking the ingredients, nakita ko nga po na may lavender siya, may lavender oil siya, tapos may mga citrus scent siya. Like, may orange scent siya. So, yung amoy niya talaga, mga kamukha, medyo ganun. Okay naman siya, pero if gusto nyo po ng unscented, of course, medyo may mapapansin talaga kayo na amoy. Pero for me, mas okay na yung ganito ng konti yung amoy than yung amoy na parang plastic, amoy makeup, amoy foundation. Mas pipiliin ko na siya, mga kamukha. Tapos, upon checking din the ingredients, mapapansin po talaga natin dito na finocus nila ito as sunscreen talaga. Kasi yung mga nauuso nga po nowadays, yung mga 2-in-1, hitting 2 birds with 1 stone. Sunscreen na siya and at the same time nagiging skincare product. Pero ito po mga kamukha, upon checking, talagang naka-focus po talaga siya as sunscreen. Which is good naman talaga. Kung yun naman talaga yung pinaka-gusto mo rin na focus, magugustuhan nyo po ito. Nagsiserve din po siya as primer kung gusto nyo po siyang gamitin na primer. Ibig sabihin, gagamitin nyo po siya as base ng makeup nyo. And ito ha, kine-claim po nila na pwedeng-pwede nga rin daw po natin itong gamitin on top of the powder or on top of your makeup. Ang kagandahan pa pala ni Sunstick is paraben-free siya, hypoallergenic, and dermatologically tested po siya mga kamukha. Ang days ko na nga rin po ito ginagamit para makapagbigay talaga ako sa inyo ng in-depth review. Ang una kong napansin sa kanya, since I have combination skin po, yung T-zone area ko ay oily, then yung aking cheek area ay dry, masasabi ko na okay siya. Hindi nag-oil yung aking T-zone area while using this product. Okay na okay po siya.
Tapos maganda siya gamitin as your makeup base. And actually, this is my makeup base ngayon. Actually, hindi man ako talaga nagme-makeup na mga kamukha. Talagang nag-i-invest ako sa skincare products ko para talagang mag-reflect siya yung mga glow from within talaga yung glow. Ginawa ko nga po ngayon is gumamit lang ako nito as primer, tapos naglagay lang ako ng powder. And okay na okay siya mga kamukha. Now, kasi lalabas rin po ako and si Sir Lawrence po is motorcyclist na siya. Wow! Biruin niyo yun, nagmomotor na si Sir Lawrence. At dahil nga po nagmomotor ako, gusto ko po siyang itry. Kasi hindi ko pa natatry ito na lumalabas ako na gamit ang motor ko. Usually po kasi pag nagmomotor si Sir Lawrence, ito talaga yung trusted ko. Ilang videos ko na pinapakita to since 2022. 2023, lagi ko siyang napapakita. Ito po yung ginagamit ko, Sunplay Sport na SPF PA+++++ 120. Ayan siya mga kamukha. Okay na okay talaga to, lalo na kung nagmomotor kayo. Siguro ipapakita natin yan sa ibang mga videos natin. This is my first time nga po nagagamitin siya at magmomotor tayo. Isasama ko kayo sa labas. So ipakita ko sa inyo ha, ganito siya mga kamukha. Pag in-apply nyo siya, pwede nyo siyang i-apply ng ganyan. Ayan siya. Yan, i-glide nyo lang siya. Mabilis naman siya mag-glide sa mukha. And nakakatuwa kasi hindi kumakapit ng konti yung pinaka-produkto or yung mga ginagamit natin. Pero sa akin kasi, since powder lang naman, hindi siya ganoon na makapit, no? Tapos kung may mga excess-excess kayo dyan, mga kamukha, or medyo nag-move ang powder or what, ang gawin nyo is, yan, i-blend-blend nyo lang. Tapos ito lang lang talaga yung medyo hassle na part. After nyo siyang gamitin, kailangan po natin siyang punasan. So, ang pangpunas ko talaga is wipes. Ito po yung ginagamit ko. Kayang na kayang ko rin to, ilang videos ko na pinapakita. Ito yung giggles. Wipe nyo lang po yung ganyan para matanggal yung mga dumi at maging hygienic siya mga kamukha. And kung makikita nyo po, ayan siya oh, yung mga dumi from our makeup, yung mga dumi, mga dirt, natatanggal niya siya mga kamukha. At ngayon nga po, isasama ko kayo sa adventure natin sa pagmomotor at itest natin itong belo na to. Let's go! Ito na nga tayo guys. O diba, gusto niyo yan? Tayo ay nagpa-vlog for today's video. Alam niyo, super enjoy din pala talagang mag-vlog. While nag-ride, ito yung pinaka-kinakaabalahan ko ngayon. Gusto ko dahi. Tang init guys, talagang matatry talaga natin itong si Belo, no? Sobrang init. Grabe yung init guys. Dito talaga magkakaalaman, no? Kung mangingitin talaga tayo. Pero alam nyo, more than a month, no? Or mag 1 month na ako na nagaganito, nagmo-motorcycle. At so far, hindi pa naman tayo nangingitim. Nandito na nga tayo sa Robinsons, mga kamukha. Check ko lang yung itsura ko, no? Uy, perfect pa rin yung ano, ah. Finish ko ngayon, my fairness, love it. So, ang plan ko ngayon is to eat, no? Kain tayo. Pero na, alam nyo ba? Ang hirap na may motor kasi ang dami mong kailangan gawin. Pero nakabili na ako agad ng milk tea. Pero kakain ako ngayon. Siyempre, kakain tayo sa pinakakonti ang tao. Basta akong kumain, pero ang gagawin kong susunod is mag-iikot-ikot lang ako. Alam niyo, ang ganda ng Belo, in fairness ha, kahit nakatop siya sa makeup, ang ganda pa rin niya, in fairness ha. More than 2 hours na to na hindi ako nagre-reapply. Ang ganda, I love it. Na tayo sa labas. Alam niyo, nakakatuwa sa pagmomotor din. Ang dami niyo nakikilala, no? Pero so far, so good. After mga 3 to 4 hours, ang ganda pa rin niya sa mukha, oh. In fairness ha, hindi ko yung na-expect na on top of the makeup, okay siya. Kaya kung sasabihin nyo na pang reapply, okay din siya pang reapply for sure. Ganda niya, hindi talaga nag-oil up yung ano ko. Tsaka isa pa sa kagandahan pala nito, hindi rin nag-pimples ako dito while using the product for how many days na. Kaya I love it. Tayo nga po yung nagbabalik at literal na gabi na dito ngayon mga kamukha. At ibibigay ko na yung final thoughts ko para dito sa Belo Ultra Sheer Sunscreen Stick na SPF 50 PA++++ 4 yun na PA. Okay, I was quite surprised. Nagandahan ako mga kamukha. Pero medyo nasa gitna siya, no? May mga advantages
and may mga disadvantages akong nakikita. For advantages, ganda siya kasi hindi siya talaga nag-oil up. So sa mga may oily skin, sa may mga combination skin type, okay na okay siya sa inyo. Lalo na if you will be using this as your makeup base, or base nyo lang siya, or gagawin nyo lang na ito lang yung susuotin nyo, ang ganda niya mga kamukha. On the other hand naman, ang napansin ko, if you have a dry skin, tapos gagamitin nyo siya on top of your makeup or on top of powder, magkakaroon siya na medyo patch-patch. Kaya make sure, kung gusto nyo talaga na maganda yung pagkakablend nyo mga kamukha, kailangan po talaga maganda yung pinaka-base nyo or maganda yung mga skincare products na gagamitin nyo. You have to moisturize and also hydrate. For reapplication naman, ang ganda niya rin mga kamukha. Hindi ko ina-expect na maganda siya for reapplication. Sige, kahit na gabi na ngayon mag-reapply lang tayo just to show, no? Ayan, ang ganda niya lang mga kamukha. Gaganyan-ganyan yun nyo lang. Tapos, mabilis siyang mag-reapply. And then, for the reapplication, okay na okay siya. Pero ang disadvantage niya nga, kahit mabilis siyang i-apply, is kailangan nyo siya linisin lagi. Kaya ako, lagi dapat na may katabi na ganito, na makeup wipes or may tissue kayo para maging hygienic siya mga kamukha. Kasi ayan, no, kung katulad niyan, kung may mga powder kayong nilalagay, may dumi at dumi talaga. And kapag hindi nyo siya nilinis, magiging unhygienic, baka magkaroon ng mga bacteria at pumunta pa yun sa inyong face. Yung isa siguro sa malaking factor sa pagde-decide nyo, at ako rin kasi naging malaking factor siya, is the price. Yung price nito is 600 pesos. If i-compare natin sa mga ibang sunscreen dito sa market natin na nagkakahalaga lang ng 200 pesos, 300 pesos, ito kasi doble yung price niya mga kamukha. Pero kasi yung another but dito is, yung mga kino-compare kasi natin dito na mura ay yung mga sunscreen na hindi stick. Pero if i-compare naman natin ito sa mga ibang available na mga sunscreen na stick, almost the same and medyo mura pa siya kasi yung iba nasa 1,000 pesos. I will definitely use this again. Syempre, mahal nang bili ko dito, kailangan ko maubos to, di ba? Wala rin tong white cast mga kamukha, okay na okay po siya. Ang wish ko lang after sana nito maubos ay mag-sale na sila. Charis! Syempre, kung gusto nyo nga rin pong bumili, dapat sa legit shop tayo at kung may mga sale, aba, maglalagay tayo sa description box sa baba. Nagbabala ka bang uminom ng glutathione or collagen? Or umiinom ka na pero hindi mo alam kung pwede silang pagsabayin? Aba, may video tayo niyan mga kamukha. Ayan, nakalagay na yan dito at syempre mag-subscribe na rin kayo kay Sir Lawrence. Road to 200,000 na po tayo. Paano ba yan mga kamukha? Palis na po ako. Bye! Click nyo na to!